Do not be deceived, my dear brothers. Every good gift and every perfect present comes from the heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning. James 1 verses 16-17. Hi, welcome to my channel. This is Strong Yet Light. At sa araw na ito, I would like to share with you thoughts na dumating sa akin. I was about to sleep, but these thoughts came to me and I am prompted to share it with you so that it might, you know, give you inspiration whenever you hear this podcast. So first, dito sa message na ito, dito sa verse na ito, ang first message is that God gives us good gifts. So the word is good and the other one is perfect. So everything that is good for us, everything that is perfect for us, God gives it to us. So yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa ating paglago, sa ating paglalakbay sa buhay, sa ating pag-fulfill ng ating mission. Lahat ng mga bagay na hindi na siya nakakatulong sa atin, sa ating soul growth, sa ating faith journey, sa ating soul purpose, lahat ng mga yun ay tinatanggal ng Diyos. Lahat yun ay inaalis niya dahil hindi na siya good, hindi na siya perfect sa atin. So in essence, what we think we lose does not really belong to us. Just recently, actually not recently but 2 years ago or 3 years ago, in 2020, I lost my mother. So I was thinking na I lost something but I'm beginning to gain something. So, ganun yung thinking natin, di ba? Pag may nawala, merong papalit. Which is true. Masakit man isipin na, alam mo yun, na mawala sa buhay mo ang isang taong mahal mo, masakit yun, especially kung siya ay yung magulang mo or asawa mo o anak mo, kapatid mo or yung pinaka-close sa puso mo. Mahirap tanggapin yung salitang loss or alam mo yun, mahirap tanggapin yun na hindi mo na siya o sila makakasama sa paglalakbay mo sa buhay. At hindi rin agad-agad magsisink in sa isipan natin na mayroong kapalit na mas mabuti. May kapalit na good gifts doon sa inalis ng Diyos. Dahil nandun pa tayo sa proseso ng yung proseso ng paghihilom ng ating emotions. Nandun pa yung sadness, hindi pa nare-release. Normal yun, hindi yun agad-agad matatanggap, hindi agad-agad yun makikita kung ano yung reason behind this situation. But this verse is giving me a new perception of what's happening in my life. I've lost someone very dear. But in return, I am being assured that there will be good things to come into my life sooner or later. I just need to keep my faith and keep holding on to God. Now, another realization that I have in this verse is that we don't really lose something or someone. Kasi yung mga bagay na akala natin na wala sa buhay natin, they don't really belong to us.
They all belong to God. Kahit tayo, we belong to God. We are created by God. So in essence, we don't lose anything. We don't lose anyone because we don't own them. We are owned by God, and it is God's will to take away the good, take away the things that are not serving our highest good. So in this instance, para bang binigyan ka ng damit ng Diyos, may mga raffles, may mga sequins, may mga bulaklak, kasi yun yung naaayon sa'yo sa panahon na yun. And then pagdating ng panahon, there will come a time na aalisin ng Diyos yung mga bulaklak sa damit mo, yung mga raffles sa damit mo, kasi hindi na siya naaayon sa okasyon na pagdadaluhan mo. Something like that. So in essence, yung mga bulaklak, yung mga sequins, yung mga raffles sa damit mo, you don't own them. Dahil hindi mo naman pag-aari yung damit. Hindi naman ikaw ang gumawa ng damit. Diyos ang gumawa ng damit mo. So siya lang din ang may kakayahan na magdagdag at magtanggal ng mga decoration sa damit mo. So yun yung analogy ko doon. So in essence, we don't lose anyone or anything in this world. We belong to God. We don't own anything. Even our life, our path, our will, hindi natin pag-aari yun. We are given the will to choose, but God's sovereign will still active. So there are parang batang paslit. Kung ikaw may anak, you let your child choose kung ano isusuot niyang damit, kung ano ang kakainin niya, kung saan siya pupunta. Tama? Pero kung makita mo na ang anak mo ay pipiliin niya yung isang bagay na hindi naman nararapat sa kanya o hindi bagay sa kanya, hindi mo yun pahintulutan. Iba ang ibibigay mo sa kanya. Tama? So God is also like that. He allows us to make choices for our own good, for the purpose of our soul growth. But when He sees that yung choices natin ay hindi naaayon sa atin or nakakasama sa atin, hindi niya yun binibigay, hindi niya yun pinahihintulutan. He gives us something else na minsan hindi natin na-appreciate dahil sarado ang isip natin. Dahil alam mo yun, naka-focus tayo doon sa kung ano yung gusto natin. We become so focused on what we want, we forget that we are not gods. We belong to God. Therefore, God has the ultimate power over us. His sovereign will precedes before us. Okay po? So, yun yung mga points na nais ko ding i-share sa inyo. And the third point is that since God has given us good gifts and perfect presence, in short, bawat isa sa atin, meron tayong mga gifts na dapat nating linangin. May mga kakayahan tayo na minsan nababaon na lang dahil hindi natin binibigyan ng oras ang sarili natin para kilalanin natin. Hindi natin binibigyan ng chance yung sarili natin to shine on its own. Dahil siguro dahil sa
commercialism, dahil sa mga advertisement that you need to look like this, you need to do this, you need to have this para ikaw ay sabing successful, mayaman, popular, maganda, guwapo sa mata ng mundo. But always remember na hindi ganun ang standard ng Diyos. Okay? You are given gifts for your own good. And if you allow the world standard to rule over you, hindi mo makikita yung magagandang gifts, mga talents na binigay ng Diyos sa'yo kasi hindi mo yun malilinang. Matatabunan na lang yun sa'yo at ang mananaig ay yung pride, yung inggit na makipagkompetisyon sa ibang tao. Ang linilinang mo ay yung mga bagay na hindi naman dapat para sa'yo. Kaya pag ganun ang mindset, doon nagkakaroon ng disconnect. Dahil hindi, kumbaga, nagkakaroon ka ng disconnect sa sarili mo, between you and yourself. Dahil yung sarili mo, hindi naman siya para doon sa path na pinili mo. Kung ano yung nililinang mo para sa sarili mo, hindi yun ang dapat mong nilinang. Kaya madalas pag hindi mo na abot yung standard ng mundo dahil nga nakipag-competition ka, pumapasok yung frustration, nagagalit ka sa sarili mo, nagkakaroon ka ng self-pity, and the self-pity will become anger. Minsan nagiging antisocial or nagagalit ka sa mundo or something like that. So, there is disconnect. There is darkness now. Kasi walang connection yung ginagawa mo sa dapat mong gawin. Gets mo? Yung soul purpose mo kasi nasa iyo na. Yung mga kakayahan, yung mga gifts, yung mga talents na binigay ng Diyos sa'yo, yun ang tutulong sa'yo sa paglalakbay mo sa buhay upang ikaw ay maging successful. Successful sa mata ng Diyos. Okay? When you say successful sa mata ng Diyos, ito yung pagsasabuhay ng kanyang instruction. Always remember na ginawa ka ng Diyos, pinapunta ka dito sa mundo, hindi dahil trip niya, hindi dahil so-called aksidente kang nabuo. No. Walang aksidente sa mundo. Always remember, lahat ay may plano ang Diyos. Now, ikaw na mismo ang mag-discover kung ano yung plano ng Diyos para sa'yo. So, always begin within yourself. Look within yourself. Do not look for yourself outside. Dahil ang sarili mo wala sa labas. Ang sarili mo ay nasa loob mo. Nasa loob mo ang sarili mo. Matagal nang naghihintay yan. Matagal na yung kumakaway sa'yo na pansinin mo, na alagaan mo, na tanggapin mo, na mahalin mo. So, huwag mong hanapin yung pagmamahal na gusto mo sa sarili mo sa ibang tao. Unang-una, hanapin mo ang pagmamahal mo. Cultivate your own garden. Cultivate your own garden of love. So, look inward. It's time to look inward. Dumaan na ang COVID. Forced staycation na tayo sa mga bahay natin. I hope nagkaroon tayo ng, alam mo yun, yung panahon na look inward. What is really the meaning of life? Yun yung reason ng COVID eh. It's not just really dahil kumalat yung virus. No. There's a deeper meaning why COVID, why there was a pandemic. So, this is the high time now to have a chance to look inward and see for yourself, ano ba yung mga bagay na binigay ng Diyos sa akin na kailangan kong linangin upang magamit ko sa paglalakbay ko sa buhay. Kasi yun yung mahalaga eh. Yun yung
remember doon sa isang verse, tatlo yata yun, yung binigyan niya ng mga coins, may 10 coins, may 5 coins, may 1 coin, yung mga servants na yun, 'di ba yung parable of the servants or coins. So may mga tao na binigyan ng Diyos ng gifts, and they go about cultivating it, using it for the glory of God. Okay, in their own little way, in their own way, they give back to God what He has given them. Threefold, hundredfold, by living out His instruction. Pero yung one coin na binigay ng Diyos, yung servant na binigay ng one coin, anong ginawa niya? Tinago niya. Hindi niya ginamit. So, anong nangyari? Nagalit ang Diyos. Bakit hindi mo ginamit yun? That coin can help you in your journey. It's the same thing with this passage, with the gifts that God has given us. We need to look inside, look within ourselves kung ano ba yung mga gifts na meron tayo. And for sure, kung anong gifts meron ako, wala yun sa ibang tao. And the same thing, kung anong gifts ng ibang tao, wala din tayo nun. Dahil magkaiba tayo ng purpose sa buhay, magkaiba tayo ng misyon sa buhay. Ulitin ko, kahit magkapareho kayo ng mukha, kahit kakambal mo siya, magkaiba kayo ng landas, magkaiba kayo ng misyon sa buhay. Kaya naway itong podcast na ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa iyo sa araw na ito to really cultivate within yourself kung ano yung mga gifts, yung linangin yung gifts na binigay ng Diyos sa'yo, and stop looking outward, stop looking at other people, start to look within yourself, start to appreciate who you are, and based on the gifts that God is giving you, magkakaroon ka ng clue kung ano ang iyong soul purpose. And ikaw lang din ang makakaalam nun. Hindi mo malalaman yun sa mga manghuhula, sa mga pare, sa ibang tao, dahil hindi nila nakikita yun. Ikaw lang ang nakakakita sa kung ano ang nasa loob mo. And of course, God. With God's guidance, you will be able to understand yourself more, be able to cultivate your gifts for His greater glory and for the good of your soul. So, kaibigan, salamat sa pakikinig. I hope that this has given you inspiration, peace of mind, and of course, joy in your heart. God bless you all the time.